good day mga ka-roadventure. Bale, topic natin ngayon, ano? comfort shackles. Yan. Comfort shackles. So, naka-comfort shackles kasi ako. So, sawa na ako sa comfort shackles. Kaya, palitan natin ng hanger. Yan. Ito kasi, ano, adjustable siya. Adjustable at the same time, yung mole mo, hindi siya uunat compared dun sa ano sa comfort shackles. Yan, kasi sa comfort shackles, uunat talaga yung mole mo, papantayan. So dito, adjustable. Kapag nagpa-bend ka, so kapag nagpa-bend ka ng mole, hindi basta-basta uunat. Kasi ito, may adjustable siya eh. At saka, ano, at saka compared to sa stock, mas makapal to. So, ito yung stock natin. Yan o. Stock natin. Yan ang stock. Tingnan nyo yung kapal. Kapal nung hanger. Yan o. Compare sa stock. Yan o. Compare natin. Yan o. Ang kapal. Yung sa bakal. Yung bakal o. Tignan mo ang kapal. Compare sa stock. Yan o. Yan ang stock natin eh, sa adventure. Yan. Yan ang stock. Tapos yung bakal dito. Yan o. Ito mas mataba din o. So, nabibili to sa mga auto supply lang. Bale, bili ko sa hanger, 650. Yun. Eh, comfort shackles, ano eh, nasa 35 yata yung bili ko dati. Yan yung comfort shackles ko. Yan. Kulay blue yan eh, piniturahan ko lang ng red. Yan o, kita nyo yan. Siyempre nga naman, kapag naka-comfort shackles ka, ano, ang pogi nga naman. Ang pogi yan kapag naka-comfort shackles. Yan. Yung nga lang, mamuunat yung mole ko. Tsaka sawa na rin ako sa comfort shackles eh. Yan. Tsaka tip ko pala, advice ko sa mga gusto mag-comfort shackles. Lalo na sa ano sa gulong na 215-75. Pag stuck ka, stuck height ng adventure, tapos gusto nyo magpalit ng gulong ng 215-75, yung rim 15, kapag stuck height nyo, tapos nag-comfort shackles kayo, na ang gulong nyo naman 215-75, sa humps, sigurado, sasabit yan. Sina-experience ko na yan eh. Hanggang sa nagpa ano na lang ako, nagpa palit ako ng shocks. Ayun, medyo tumaas, hindi sila sumasalpit. So ayun, sasabit yan sa 215-75 na gulong sa stock na height ng adventure. So, yun nga. Ayun. Eh, pinag-isipan ko kung babalik ko yung stock or yung hanger nga. So, nag-decide na lang ako na ano, na mag-hanger ako. Eh 650 lang naman eh. Tsaka makapal yung ano yung hanger compare sa stock at tsaka adjustable pa, yun oh. Tatlo yung adjustment niya. So pinapatira na natin ngayon. So dito lang to sa ano. Yun oh, yung may Amaron dito. Malapit sa NGI. Marikina yan. Dito yung bilihan ng Amaron eh. Dito ako bumibili at tsaka yung sa Motolite yan, Yokohama. Dito rin ako bumibili ng baterya, mura. Ayan, promote natin yan. Yung Amaron dito, mura. Kontakin nyo ako kasi maka-discount kayo dyan. Kasi may kakilala ako dyan eh. Ayan, saka mura to dito. Ayan. Pero Yokohama yung gamit ko ngayon. Kasi last time, Amaron, sarado pa sila yun. Eh, kailangan ko na yung baterya. So, hindi ako nabili ng Amaron. Yokohama yung nabili ko. So, ito, balik tayo sa topic. Ayan, tinitira na nila. So, compare nyo ha. Compare natin ha. Yun o. Tignan mo yung kapal. Kapal nung ano. Anong hammer. Ano kapal o. Tapos ito yung sa stock ng Advi. Manipis. So, okay lang mag-upgrade. Huwag lang mag-downgrade. Sa mga accessories natin o sa mga pinapakabit natin sa sasakyan natin.
So compare sa shackle. Yan o. Mas makapal pa nga yung hanger eh. Yan o. Kapal ng hanger o. Yan o. Mas makapal yung hanger. So dito. Sa the bolt sa dito. Mas makapal yung shackle. Yun nga lang. Compare mo din naman sa ano. Sa stock natin. Mas ano. Mas parehas lang din naman halos. Pero parang tiyan mo, parang mas matibay kasi itong hanger yo. Ade, mas makapal yung hanger. Kapal. So sa metal oh, kapal oh. Sa ano, three-way adjustable siya oh. Adjustment niya. So 650 lang to sa new bay ko binili. Meron. So balitan na natin itong comfort shackles natin. So so PM niyo ako kung ano, kung interesado kayo sa comfort shackles. Tawa na ako dito eh. Palitan na natin. So yun oh. Ini-install na nila. Yeah. So installation ano 300. So installation. Sila na bahala diyan. 300 pesos. So dito lang to sa ano, ang pangalan ng ano na to. Ano, Motolite. Ang pangalan eh. Sa kabilang to ng Amaron at saka ano, dito sa NGA ito, Marikina. Kasi no, may off-road doon, no. Eh, naglalaro yan. Saka compare natin yung height to. Tara mo. Ano. Compare natin yung height. Kapag kinabit yan dyan, mas mahaba talaga yung ano, yung shackles, you know. Haba ng shackles. At least mga 1 inch yung haba nya. Diba? Siyempre, kapag nag-bend yan yung ano, nag-bend yung molly eh, hindi. Usually, dito yun eh. Sa likod. Yan you know, kaya may mga gas-gas oh. Lalaro ng ganyan oh. Nag-play siya ng ganyan. Nag-play siya, yan. Pababa ng ganyan, nag-play siya pag ganyan. So, kaya yung molly natin umuunat. Yan o, medyo unat na nga eh. Hindi pa naman unat na unat yan. Kasi nag-bend din ako eh. Tsaka may segunda madre to eh. So, hindi pa naman unat na unat. Pero, inaagapan ko na lang kasi hindi na rin ako ano sa ano eh. Hindi na ako masaya sa shackles. Gusto ko naman itong subukan yung hanger. Tsaka adjustable siya. Yan. Siyempre, maporma naman talaga yung shackles na to. Yan. So, ngayon, tinitira na dun sa kabila. So, ganyan ang technique kapag nagpa-install kayo ng ano, ng shackles or molge. Or kung ano may papalit nyo. Yan. So, yung sand jack lang. Saka, kinumpre ko kasi ito yung sa stock. Ano, kapag stuck kasi, hanggang dito lang siya. Ano. So, kung sinasabi nyo lang 2.5 inches to yung shackles, parang tataas ka ng ilang inches. Siyempre, kung imaginein mo, kung yung stuck yung kakabit natin, tapos dito yung kakabit yung ito, yung dulo ng molly natin. Ayan, ganyan. Ganyan siya. So, kapag kinabit mo dito yung molly, parang mas aangat palalo compare mo sa comfort shackles, yan o. At isa aangat siya ng mga 1 inch, yan o. O, compare mo sa compare mo sa comfort shackles, parang bumaba palalo yung molly mo. Tapos, mababanat pa yan pag nag-play yung shackles. Eh, parang nag-downgrade ka, parang hindi ka nag-ano, parang hindi ka nag- tumaas, parang bumaba ka palalo kaya sa ham sabit yan. So, syempre sa mga talagang nakabody lift na matataas na okay ang shackles kasi porong katalaga yun, yung mga ganda. Kapag dito sa hanger, yun o so, malamang pwede natin ni ano yan, sa pinakaunang butas siguro yan, pinakaunang butas kasi yung sa stock kasi
sa stakas hanggang dito. Ito sa hanger. Kaya baka sa ilagay natin sa ano, pinakauna na lang din. So kapag depende sa play, kung okay yung play, ayo. Okay, yun din tayo. Kapag pag hindi, adjust natin sa baba. Yan oh, ano. So yung sa shackles kasi doon dito lang. Dito yung sa butas yung pinaka una. Unang butas. Yan oh, pantay lang halos oh. Pantay lang halos sa ano, sa pangatlong butas. So depende sa gusto kong ride. Kung matagtag masyado, kung yung matagtag masyado dito sa harap, yung sa pinakauna nito, ito dito, kung matagtag dito masyado, dito tayo sa susunod na butas. Yan, depende. Tingnan natin. Yan. O, tinaman na natin kung ano yung play niya. So ayos pa boss yung ano, yung rubber ano ng molye, yung rubber bushing. Ayos ba? Oh, ito. Ayos pa, ayos pa. Ayun, matakapal pa. Ayos pa 'yan. Lagyan na lang natin ng grasa. Oh, kasi para mas maganda yung ano niya. Minsan diyan maririnig mo yung kakaibang tunog eh sa bushing na 'yun eh. Lagyan na lang natin ng grasa bago ano, ibalik. Ayun. So walang baklas na. Grasahan na lang natin boss ha. Kasya naman oh. So swak na swak siya sa ano. Swak na swak siya sa ano sa stock. So ayan. Yan lagi palagyan ko na lang ng grasa kasi nabaklas rin naman para mas ano mas okay yung play. Kasi minsan diyan tumutunog eh kapag tuyo na masyado. Marulog mo yung mga langit-ngit dyan. Ayan. So, ayos yan. Bushing yung salarin lagi dyan. Ayan. Lagyan natin. Ayan o, nilagyan nyo. So, ganyan gawin nyo. Palagyan nyo rin ng ano. Kapag natuyuan kasi yan, tumutunog yan. Tsaka buo pa naman yung bushing. Eh, 42 pa lang naman natakbo nyan. Kaya ano. Ayos yan. Palagyan nyo rin. So, compare natin to. Yung shackles na to. Yung tatlo. Ayan oh. Oh, compare. Ayan oh. Ayan oh, mas makapal yun to sa hanger oh. Mas makapal. Mas maiksi. Oh, di ba? Pasok. So yan ang stock, pasok siya sa unang butas. So kapag, hindi, depende kasi sa ride na gusto ko eh. So subukan ko muna yung stock. Yan, ayos yan. So ito yung stock natin, ito yung comfort shackles natin. So ito yung hanger. So advice ko lang, kapag bumili kayo ng hanger, maiksi ito eh. Yan o. Kumpara sa stock, maiksi yan eh. So ito yung tunilyo natin bago. Yan, ito yung tornilyo. Bumili ako mas mahabang tornilyo. Makbo pa kami siya sa Newbie. So, yan o. Yan o. So, yan. Kasi maiksi nga, maiksi yung sa, ano eh, yung sa stock eh. Ay, yung sa stock, yung sa, ito, sa hanger, sa bagong bili natin hanger yun, kumpara natin. Yan o. So kailangan dito ano eh kapag sinubukan namin kanina hindi swak. So kailangan bumili kayo ng ganito. Ano to 51. So swak na yan. Yan o. Yeah. Yeah. Tapos may bakal pa kasi, sakto lang yan. So tingnan natin. Ano? So, ipitan na lang ng todo. May grasa na yan. Nilagyan na ng grasa para panalo. Hindi na mga lingit-ngit. Ayos, yan. So, yan ang suggest ko. Kapag pag bumili kayo ng hanger, maiksi yan. Maiksi. Bitin doon sa Adbi. Hindi, ano, hindi
hindi matuturniluhan. So bili kayo ng mas mahabang ganito. Ayan. Yan ang teknik. Doon natin isagad sa taas. Yun, may mas maliit pala. May mga teknik pala talaga. May mga magaganda. Mga veteran's move. Mas maliit pala na jack kailangan. So may baby jack. Tapos may brother jack. So yan na, natapat na natin sa first. Yung first hole na yan. Yan yung sa stock ng adventure. So tingnan niyo yung bend niyo. Gumanda yung tindig, oh. Yung pagka-bend niya. So tingnan niyo maigi yung ano, kung gaano kahaba yung shuttles, oh. Kaya minsan sa 21575 tapos stock height ng AD, tapos magsha-shuttles kayo. 21575 na. Kasi 205 lang yung stock ng adventure, eh, ano. Talagang sasabit kayo sa humps gawa nitong shuttles. Pero hindi naman, ano, naka 31 naman ako, naka body lift pa. Eh gusto ko lang testing tong hanger. Sa may iba naman. Bin look naman tayo ngayon. Tsaka gusto kasi yung molly ko medyo ano, eh, medyo hindi na uunat agad-agad. Ito, at least may curve na konti. Connected sa shackles, so yun, oh. Lalong umuunat. Naging flat lalo yung molly. So, bale, apat na washer para pumantay. Ayan. 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 Maganda na tingnan, no? Pantay na. Pantay na, no? Ay, sa stock kasi, eh. Ayan, may kurba to, eh. Ayan, so, bale, ito na yung ano natin, hanger. Ayan yung final gawa nila kanina. Pinapalitan ko yan. So, adjustable siya. Dati kasi sa shackles mas ano, mas mahaba, mga hanggang dito yung shackles, mas mahaba siya ng 1 inch. So ngayon yung molya natin mas ano siya, mas na-bend siya. So na-bend siya ng at least mga ano, 1.5 inch. Ayan. So ganun, maganda na yung pagka forma niya. So ganyan yung sa stock. Kaya yung iba, sinasuggest din nila na kapag instead of shackles, balik na sa stocks, sa stock na ano, adbit na, sa stock na hanger nung AdB. Yan. So, ganyan na lang. So, yan, o. Kasi pag sa shackles, yung molyo na to, mababa siya dito, around dito. Naunat, kaya mabilis. Mabilis maunat yung molyo. Mga pantay agad. Yan yung problema sa shackles.
Tsaka masyadong babang-baba dito. Kaya minsan sumasakit sa humps. Yun. Yung may napansin ko sa shackles, ang tagal ko rin magamit ng shackles. Formal lang talaga yung shackles. Sabi nga nila, comfort shackles, pero wala namang comfort. Ito kanina, mas naging okay yung ride. Gawa nga nung mas nagagamit na yung function nung low class. Sa mga liko-liko, yung mas stable siya sa liko. Kasi yung sa shackles, iba mga baba pa yung ganyan. Ewan ko kung paano ano. Para mas matagtag. So, mas okay yung ganitong setup. So, nandito na lang yung video natin. Sana mga ano, makatulong. So, bali nag-assess ko na ano, 650 sa shackles. Palit lang ako ng stand bolt. Kasi maxi yung sa ano eh, nabili ko sa auto supply, maxi siya. Dapat din pakahaba. So palitan nyo na lang. 50 pesos isa. So 200 din yung ano, bawat ano. So 650 plus 200. Plus labor. Labor 300. So, ito 650. Ayaw na mag-match. 650 plus 200 plus 300. Yung nagastos. So, bali na gastos sa lahat. 1,150. Eh, magkano yung comfort shackles? 3,500 plus labor mo? 300. Oh. Ay di, ano rin? Almost 4,000 din. Ito, mura lang. Hangar. Sa mga suki yung auto supply lang. New Bay, meron yung New Bay. May iba naman yung look. Tsaka mas angat na angat yung ano. Mas look, ano, luminous tingnan yung likod ko. Ano? Luminous tingnan. Ano? Mas luminous tingnan. Sana nakatulong.